Katatapos lang niyang gulpi ng isang bisita. Siya'y nag-hysterika. Pero makakasiguro kayong hindi na mangyayari yun. Talagang hindi! Dahil kung hindi mo siya kayang ipagtanggol, sabihin mo lang! Huwag kayo mag-alala, Padre. Wala akong ginawa nung saktan niya ang asawa ni Papa. Hindi ko na gagawin yun. Isa pa, tapos na ang lahat sa amin ni Marimar. Iniwan mo siya nagdurusa. Nang dahil sa iyo, nang umalis kayo, hinimatay siya. Si Marimar ay mainitin ng ulo. Totoo yan. At hindi ko alam kung tama ka nang siya iiwan mo. Pero alam mo na ganoon siya nang magpakasal kayo. Sana'y nagpasensya ka para nahubog mo siya sa ugaling gusto mo. Si Marimar ay ignorante. Pero siya rin ay matalino. Lalo siyang masasaktan kung iiwan mo. Padre, naunawaan ko yun pero... Alam mo namang ikaw lang ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito. Nasa sa'yo kung gusto mong sirain ang buhay ng batang yon na ang tanging kasalanan sa'yo ay magamit sa iyong panghiganti. Yun po ang lahat ng alam ko, sir. At sa palagay ko'y wala siyang kaaway. Madalas daw siyang kasamang lumabas ng asawa ng anak niyo. Oh, tinuturuan niya itong mga bayo. Katakatangang hindi marunong mga bayo ang manunggang niyo. Kasi bata pa, dito marunong na. Hindi ko alam kung bakit ganon. Huwag kayong magalit. Nag-iimbestiga lang po ako. Sinabi ko ng lahat ang alam ko. Kailangan kong tanungin ang anak niyo at ang mga trabahador sa asyenda. Ako'y kumbinsido na hindi ito aksidente. Merong bumaril, kaya hanapin ko siya. Mahal ba ako ni Sir Repulgoso? Siyempre, mahal ka niya. Pero nilalaso nila ang isipan niya. Alam mo ba, Pulgoso? Alam ko kung paano ko malalaman na si Sir ay mahal pa ako. Si Selva, yung nandun sa kantina nanguhula. Kaya niyang sabihin ang iyong hinaharap. Pupunta ako doon para hingin ang tulong niya. Para bang makakatulong yun? Oo. Yan ang gagawin ko, Pulgoso. At pupunta ako ngayon. Tayo na! Liga na! Ay, hindi. Hindi ako susunod sa'yo. Ay, pambihira. Iniwanan niya ako. Kumusta, Selva? Anong ginagawa mo rito? Kailangan kong tulong mo, Selva. Pinalayas ka na ng asawa mo? Oo, ganun nga. Ha, ang bilis niya nagsawa sa'yo. At hindi man lang ito nagtagal. Yan ang nangyayari sa mga mapagkunwari. Paano mo naisip na ang isang mayamang tulad niya ay magtatagal sa isang kagaya mo? Hindi ako nagpunta dito para ma-insulto, Selva. Ah, ganun? Para ano? Para makapasok ng trabaho sa aking kantina? Sa totoo lang, maayos ka ngayon kaysa noon. Pero ang kailangan ko dito ay yung mabait at simpatika. Hindi mga kagaya mo. O sige, sabihin mo nang gusto mo. Alam ko kasing nanguhula ka, Selva. Kaya nagpunta ako rito. Para malaman ko kung mahal pa niya ako. At kung babalik pa siya. Sabihin ko sa'yo ang kapalaran mo. Pwede ba? Maibabayad ka ba sa akin? Wala. Alam mo namang wala akong pera. Hindi ka binigyan ng asawa mong mayaman? Hindi. At ayokong humingi ng pera sa kanya. Kung wala kang pera, umalis ka na. Pwedeng utang. Kukuha ko ng pera at babayaran kita agad kapag nakukuha ko. Hindi, iha. Binabayaran ang pagod ko. Mabuti pa, kumuha ka ng pera at huhulaan kita. Sige na, Selva. Magdala ka muna ng pera. Eh, magkano bang dapat kong dalhin? 20 pesos. Magkano? Pero maliit pa nga yun. Kumuha ka ng pera at bumalik ka. At kung wala, huwag ka na babalik dito. At ikaw na mabahong aso, huwag kang tumahol kung ayaw mong mapalo. Aba, baka gusto mong kagating kita dyan. Salbahing Selva, paano kaya ako magkakapera para mahulaan niya ako? Hindi kasi totoo ang isang iyon. Ay, Pulgoso, hindi ka pa ba gutom? Anong hindi gutom? Gusto ko ngang kumain ng mga pagkain doon sa asyenda. Alam mo ba, Pulgoso? Pupunta tayo sa asyenda.
Pero doon lang sa kusina. At sasabihin ko kay Corazon na bigyan tayo ng pagkain. At para kina Lolo. Huh? Ay, pambihira! Bakit pa gustong-gusto mo ng panganib? Tayo na, Pulgoso. Tayo na. Tayo na. Sino ko? Oh, ikaw si Mati. Patago akong pumunta dito, Corazon. Ay, bakit naman patago kang papasok sa iyong bahay? At bakit doon ka nakatira sa lolo mo? Si Sergio, ayaw akong pabalikin dito dahil sinaktan ko si Angelica. Pero bakit mo ginawa yon? Kung alam mo lang kung anong mga sinabi niya, Corazon. Ang alam ko lang, ayon ang gusto nila. Ang umalis ka dito. Corazon, alam mo ba talagang natakot ako dun sa nangyari kay Choi? Ako rin. Sino kayang bumaril sa binatang yun, no? Talagang wala akong nakita. Siguro umiibig sa'yo ang binatang yun, ha? Ako, Corazon. Hindi. Kaibigan ko lang siya. Pero hindi ganoon ang iniisip ng mga tao. Corazon, alam mo ba kung bakit kami nandito ni Pulgoso? Para makita ako? Oo, para makita ka. Pero meron pang ibang dahilan. Ano pa? Alam mo ba, Corazon? Kasi nagugutom na kami. Doon sa kubo, may pagkain kami kapag nagbibigay ka. Pero ngayon, wala na kami makain. Gaya ng masasarap na luto mo dito. Alam mo ba, kami ni Pulgoso ay talagang gutom na, hindi lang siya makapagsalita. Tingnan mo siya. Makikita sa mata niya, nag-iba na ang kulay nito. Gutom na siya. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Yung masarap na niluto ko. At magdala ka rin ng pagkain sa inyo, ha? Pero, son... Anong ginagawa mo rito, Mariman? Paggalang sa asawa niya mong Sergio. Asawa? Ha? Tigilan mo yung kabastusan mo ni Candro. Isusumbong kita sa ating amo. Hindi na siya kabilang dito. Kasalanan niya yun. Ano bang kasalanan ko ni Candro? Ang akala mo ba'y magagawa mo lahat ng gusto mo at kukonsitihin ka? Si Choi ay tinuturuan siyang mga bayo ng mayroong respeto, ha? Oo, oh, tama yun. Hoy, ikaw, sinong bumaril kay Choi? Isa sa mga manliligaw mo? Narinig mo, Corazon. Wala akong kaugnayan sa kanya. Ikaw ay napakabastos at walang respeto, ni Candro. Lumayas ka dito sa kusina ako! Para malaman mo, Negra, siya'y pinalayas na dito. At kung si Senyor Angelica at Senyorita Antonieta ay malamang binibigyan mo siya ng pagkain, palalayasin ka rin nila. Huh. Pero para sa akin, siya pa rin ang Senyora Marimar. Narinig mo? Amo pa rin siya gaya ni Senyora Angelica. At yung isa, wala akong masabi. Naku, sigurado sasabihin niya to kay Angelica. Si Sergio magagalit na naman sa akin. Aalis na ako, Corazon. Aalis na ako. Hindi ka aalis nang hindi kumakain. Palayasin na nila ako. Huwag, Corazon. Huwag mo ipahamak ang iyong sarili. Halika na, Pulgoso. Marimar! Sabihin mo na kasi ni Candro. Kasi po, gusto ko lang sabihin na si Marimar ay nasa kusina at si Corazon ay pinapakain siya. Siya at ang aso. Muntik na nga ako kung lamunin ni Corazon dahil sabi ko huwag eh. Ganun pala yun, ha? Lagot talaga yung Corazon na yan sa akin. Yung basura, umalis na ba? Oo. Oh, nagkwento na pala ang sumbongerong yun, ha? Bakit ako pasok ang estranghera sa kusina ng bahay ko? Siya! Hindi siya isang estranghera. Si Senyora Marimar ay asawa ni Among Sergio. At si Among Sergio ay nagmamay-ari din ng asyenda, gaya ni Don Renato. Ang basura hindi na dito nakatira at wala na siyang dapat pangbalikan. Para sa akin, asawa pa rin siya ni Among Sergio. Walang ibang senyora dito! Hmm. Sige, Corazon. Magluto ka lang dyan. Hindi na kita abalahin. Hindi mo rin ba ako palalayasin? Dahil dumating si Among Sergio dito. Sige na, Senyora Angelica. Sabihin mo na yung sasabihin mo sa akin dahil kung hindi ako ang magsasabi doon. Ano nangyayari? Ang nangyari, ang kawawang si Marimar dumating nakasama yung aso gutom na gutom ang taghanap ng makakain. Tapos yung sumbongerong si Nicandro ay sinabi kay Senyora Angelica tapos nagalit sa akin.
Pumunta siya dito ng gutom? Huwag mo siyang pansinin, Seryo. Hindi naman siya mamamatay sa gutom. Ngayon pa kaya? Hindi siya kumain? Nagtatakbong parang loka-loka. Corazon, maganda ka na makakain. Dadalhin ko sa kanya ngayon. Sabi ng doktor, lalabas ka na bukas. Sa awa po yun ng Diyos, sir. Teka, sabihin mo na sa akin kung sino ang bumaril sa'yo. Baka sa susunod eh, hindi na sila sumablay. Talaga pong wala akong nakita, sir. Baka naman nag-away kayo ng dati mong nobya bago mo nakilala yung asawa ni Seryo Santibanez. Hindi po, sir. Hindi po ganon. Hindi mo ba naisip na yung batang Santibanez ay nagbayad ng isang tao para patayin ka? Pero, alam nyo, kailangan magsiyasat ng gusto. Wala po ako nakita, sir. Wala. Si Nicandro magdadala ng pagkain niya araw-araw. Pero... At si Corazon ay huwag mo na rin aabalahin dito. Huwag mong kakalimutan na bahay ko rin ito. At dahil asawa ko si Marimar, bahay niya rin ito. Sorry, makinig ka nga sa akin. Bakit pinagkaitan mo siya ng makakain? Ang sama talaga ng ugali mo, Angelica. Hindi ko kasalanan kung naging ganun siya. Tayo lahat ang dapat sisihin. Ikaw, ako, si Papa, ang kanyang lolo, at ang kasama ng mga tao. Talagang isa ka ng loko-loko. Alam mo, Corazon, naiiyak akong isipin na si Marimar ay nagugutom. Si Angelica ay tinawag akong loko. Pero loko-loko dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa nakikita kong pananamantala ng mga tao. Lalo na yung si Nicandro. Kawawang Marimar. Ginamit ko siya para galitin si Papa at si Angelica. At ginawa ko siya miserable. Huwag ka namang ganyan. Ako ang dapat sisihin sa mga nangyayari kay Marimar. Pero sana ako may kasalanan ng lahat ng ito. Ano nangyari? Bakit ka nagagalit? Nasa kusina ang hampas lupang yon. Bakit narito ang basura? Sabi ni Corazon, dumating siya na kasama kanyang asong nagugutom. Naghahanap ng pagkain. Ano pa? Bakit naman hinayaan ni Corazon na pumasok yan dito sa bahay at sinuway ang utos mo, aking kapatid? Hindi lang yon. Siniraan ako ng hampas lupang yon kay Seryo. Sinabi niya na minamaltato ko siya at hindi ko siya pinapakain dito. Ano sinabi ni Seryo? Pinagtanggol niya ang wang yun at nagalit sa akin mismo. Inutusan ni Seryo si Corazon na ipaghanda siya ng pagkain. At wala akong nagawa. Ewan ko hanggang kailan ko ito matatanggap. Pwede mong konsentihin si Seryo. Pero wag ang alilang yan. Palayasin mo na. Hindi naman ganyan kadali lang yon. Palayasin mo na. Mahirap kasi humanap ng mahusay magluto at saka hindi papayag si Seryo na umalis sa Corazon. Sa ngayon ayoko mo na makipagtalo sa kanya. May araw din siya humanda siya sa akin. Ang walang yung Corazon na yan. Pagsabihan mo na lang ang basura. Ginawa ko na yon. Pero walang nangyari. Dahil alam ni Corazon na kakampihan siya ni Seryo. Kapag di ka nag-ingat, lalo nga abuso si Corazon, Angelica. Darating din naman ang araw niya. Hindi magtatagal, aalis din si Seryo dito. At saka, malalaman ni Corazon kung sino ako dito. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Mabuti-buti naman po, Padre. Pinag-alala mo ang mga lolo mo at ako, ha? Hindi niyo lang po alam kung anong dinadanas ko, Padre. Alam ko yon, anak. Padre, kinausap niyo po ba si Seryo? Kanina, kinausap ko siya. Narito siya. Ano sabi niya sa inyo? Padre, susundin niya ba ako dito? Maghintay ka lang. Kung maghintay pa, ibig sabihin wala siyang sinabi. Hindi, wala naman siyang sinabi kung susunduin ka o hindi. Marimar, dapat mo maintindihan na iba na ang buhay mo ngayon. Hindi ka na bata na punta doon, punta dito. May asawa ka na. Iba na ang buhay mo. Ay, Padre, yun ang problema. Wala akong alam. Mahirap magbago. Kung ayaw mo, hindi mo nga talagang mababago ang sarili mo. Subukan mong magpakahinahon. Yun ang gawin mo. Huwag ka masyadong magpadala sa mga naririnig mo. Huwag mong pansinin ang mga patutsada sa'yo. Hindi ko kaya, Padre. Kailangan gawin mo. Turuan mo ang...